Good morning, welcome back to my channel. Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. At sa mga bago pa lang po sa aking channel, ini-invite ko po kayo na i-like ang aking channel. Subscribe nyo na rin po. At don't forget to click the notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga videos, bagong videos. Ayan, ang video po natin for today is share ko lang sa inyo kung ano yung napanood kong napakahalaga para sa akin na dapat nating sundin mula po ito sa ating mahal na Pangulo na si Duterte. Ayan, panawagan niya po na talagang pag-isipan nating maigi at kilalaning maigi yung mga iboboto natin, mga susuportahan nating kandidato dahil dyan nakasalalay ang kinabukasan, mga future ng mga susunod pang henerasyon. Ayan. Ito po ang video. Please watch this coming up. Marami naman dyan na yan po ang ating mahal na Pangulo. Sa Senado na walang kwenta talaga. Isa dyan ang gusto ninyong palitan, Gordon. Huwag kayong bumoto dyan, sabihin ko sa inyo. Yan ang may kaso. Yung sa Subic, naghiram sila ng pera sa gobyerno, 186. Ang pinasok niya sa opisina, 100 million. Yung 86 kinuha niya. Binulsa niya. Nung tinawagan siya ng COA to explain, an explanation hindi tinanggap. Disallowance, tayong taga-gobyerno is pag disallow, delikado ka na kasi bayaran mo. Kung hindi mo bayaran, kulong ka. Because COA says disallowance. It is a more civil term. Pero pag dating mo sa ombudsman, disallowance is malversation. Yang putang inang gordo na yan. Parang penguin. Tsaka magsalita, hindi mo na kailangan yung ihi galing langit. Tapatan mo lang yan si Gordon dyan, maliligo ka na ng laway. Good morning po sa lahat. Mga bagong... Hindi, totoo yan. Basta tanungin ninyo yung mga sa opisina ninyo. Yung taga-gobyerno, yung mga auditor. Tanungin ninyo. Umabot siya sa Supreme Court, talo siya. Sabi ng korte, final and executory, ibalik mo ang pera. Wala kang may ibalik, ginastos ng buwang. Kita mo ka walang hiya. Yung panel ng mga sakyan ng Red Cross, nilagay niya yung muka niya. Akala mo naman guwapo. Sino dito taga Davao? Ni minsan, wala kayong nakita na sabi, this is my project. Ni minsan, wala kayong nakita ng mukha ko. Pati kay Inday, sinabi ko, wag yan kasi pangit. Ni minsan, wala akong sinabi na this is a project. Hindi mo, pera yan, pera ng tao yan. Yung Red Cross para yan sa emergency, sa dugo. Hindi yan ginagamit para i-plaster mo yung mukha mo doon. Kung hindi ang presidente nagkalkal yan, walang mangyari. Yan ang sinasabi ko, bakit kailangan ninyo palitan. Mamili na lang kayo dito. Bakit ka magtiis sa ilang taon na yung gordo na yan? Balita ako, panahon pa ni Lapu-Lapu, nandyan na yan eh. Patas na, sobra na ang bayad ninyo sa plus sweldo, plus ang nakaw. Hindi niya binabayaran. Ngayon, hingihingi siya ngayon ng accounting uli. I-review yung findings. Kita mo, kung hindi ako ang presidente nagsabi, hoy, putang ina ka, may utang ka, diniswal ko mo, bayaran mo. Hindi lalabas yan.
kasi yan ang gobyerno, senador eh. Pero ginagamit yung pagka-senador, hindi mahuli-huli ang buang. Okay, ayun nga po, no? Sabi ng Pangulo natin na huwag nating iboto yung mga may bahid ng korupsyon. Galit na galit po siya sa korupsyon. Ayan, tulad nga po ng binanggit niya na si Senator Gordon. Ayan, meron po palang antabay na kaso si Gordon. May record. Kaya yan, sana po makinig po tayo sa ating mga naririnig na impormasyon gaya nito. Mula po yan sa ating Pangulo. At nakilala naman po talaga niya maigi kung sino yung mga taong hindi na dapat natin ibalik sa ating gobyerno. Ayan po. Hanggang dito na lang po ang video. Maraming salamat po sa inyong panonood. At inaasahan ko po na sana nandyan pa rin kayo sa susunod na mga video. At don't forget to like and subscribe to my channel, please. Thank you.